will talk about one tweet away. Narito po ang isa sa mga kinagiliwan natin sa viral scandal with her performance, Karina Bautista, and Idol Philippines contestant himself, Gelo Marquez. Hi, Gelo and Karina. Hello po. Hi, Kapamilya. Hello sa aming mga friends dito from the media. And of course, hello, Mela. Good afternoon. Yes. Hi, Gelo. Hi, Kere. Hi, Mela. Hi, everyone. And hello po sa lahat ng mga media friends natin and lahat ng mga nandito today. Hello po. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Punong-puno ng kislap at ningning ang inyong mga mata. What makes it so bright at the moment, Gelo? Siguro dahil masaya ako. Masaya ako ngayon. Kaya siguro may kislap. And happy ako sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko at mga ginagawa ko. Happiness talaga ang nagpapaningning sa ating mga mata. How about you, Karina? Is it the same reason kung bakit maningning ang mga mata? I believe yes. Mag-agree ako kay Gelo. I think my career is doing very good and then I've been reaching my dreams and I've been working really hard. And ayun, I'm in a happy state and calm state. So I think that's why my eyes been shining. Importante yan na magkaroon ng maningning na mga mata upang mas lalo pa tayong ma-inspire every day. Ang tanong natin ngayon, this episode called One Tweet Away, I believe this is a Gen Z love story na nabuo sa digital landscape. Tama ba ang ating assumption na may mabubuong pag-ibig sa pamamagitan ng isang tweet? Yes, simula. Actually, from the title, we can know na parang one tweet away. So, pamamagitan ito ng Twitter. And through watching the story, you'd know kung paano mag-escalate yung kwento naming dalawa dito and paano mabubo yung love story. Yes, tulad nga ng sinabi ni Kare, hindi natin alam na parang kung gaano ka-powerful ang isang tweet na ganun. Usually kasi hindi mo malalaman. Sabi nga nila, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. So yun. Basta tweet. Ayoko na magsalita masyado. Iba yung landscape of dating before sa landscape of dating ngayon. Kasi ngayon, mas digital, mas dating apps, and even social media, all forms are now venues para makahanap tayo ng pag-ibig. Ikaw ba, Gelo, at your age, have you tried exploring dating through social media? Social media, paano, hindi ko kasi alam kung paano matatawag na date kapag sa social media. Pero yeah, may mga tao naman ako nakikilala through social media. Yeah. Pero I wouldn't say dating someone sa social media. Siguro makikilala mo sa social media and then siguro may kilala mo in person. Yeah, so may mga ganong instances in which nagparamdam through social media and magkakaroon ng interest to get to know that person personally. Yeah. Parang ganun nga to, Mela. How about you, Karina? Ako, I haven't tried using dating apps, but I have nothing against it naman. And I think I've found a lot of friends on social media because of these apps. And nag-gain ako ng sobrang daming connections from all over the world. And actually, pag nakaka-relate ako sa isang tao, mahilig naman ako mag-reply sa mga stories nila. And doon nagsisimula yung mga conversations namin. So it's a really good conversation starter. Yeah. A good conversation starter. Kung halimbawang magsisend ka ng tweet sa isang taong interesado ka, how would you begin that conversation through a tweet? Simulan natin kay Gelo. Oh, paano ba? Kasi syempre, kung may gusto kang tao, hindi mo naman siguro ipapakita agad na parang, oy, sobrang interesado ako sa'yo, sobrang ano. Siguro magsisend ka sa kanya ng random ano. Ng random video or random meme or picture. Siguro kung ako, ganun gagawin ko. Para na hindi kami magkakilala. Sabi ko, tatanungin ka, ano yan? Ay, sorry, ganyan-ganyan. So, yun, pwede na siyang maging start ng conversation niyo. So, a cute meme. So, gusto ni Gelo, ang atake niya, humor. Humor ang unang magpapasiklab para
masimulan ang isang conversation. How about you, Karina? Siguro kasi ang unang intention ko talaga is maging friends and to further know that person. So, I'd started off like kung ano yun dati niyang tweet, I would react or say something about it. And I would also agree with Gelo ulit, I would parang make it very humorous lang para naman hindi siya masyadong nakakatakot and hindi aggressive yung dating, di ba? Oo. Sige, so, I'll keep those in mind. Go ahead, Gelo. Tsaka parang, syempre kung medyo, kung ganun ang atake mo, medyo funny lang or what, medyo mag-lulus agad yung ano eh, mag-lulusin up agad yung tension or anything na parang, oh, chill lang tayo, wala tayong, gets ba guys? Parang ganun. Oo, parang may sense of comfortability ka agad na mag-open up ka agad yung tao. Icebreaker, a great icebreaker, a conversation starter. Ito ang mga atake ng ating mga Gen Z pagdating sa pagpapakilala ng kanilang sarili. I will keep that in mind as a millennial myself dahil iti-tweet ko na si Chris Evans. Sisimulan ko yan sa isang meme. Oo. May manifest natin yan. Speaking of manifesting, ano ang minamanifest natin pagdating sa love bites? Karina? Ako naman, everything I've been manifesting has been given. I'm with the RCD Narratives team. I'm with Derek, Kevin here. I'm with Gelo. And the story was great. Super thankful ako na binigyan kami ng isang material na ganito, sobrang nakakakilig and nakaka-relate sa maraming tao. So I'm manifesting lang na sana madaming makapanood nito, makakuha ng mga lessons. And of course, sana ma-touch rin namin yung mga puso ng ating mga viewers and mga Pilipino. Manifesting na mag-enjoy at matouch ang viewers sa pamagitan ng episode na One Tweet Away. Thank you, Karina. How about you, Gelo? Well, Atimel, I have to agree with Karina dun sa mga sinabi niya na we really hope na parang through this Love Bites na mas maraming makanood para mas maraming ma-reach na tao at mas maraming makuha mga lesson tungkol dito. Kasi dito sa ginagawa natin, nag-share tayo ng mga experiences and stories ng iba't ibang mga tao na tungkol sa love, iba't ibang klase ng love. So through these experiences, sana may matutunan sila. Yun. Pahabol na tanong. Karina, you can also do it. Pero ito para kay Gelo. Kasi alam natin na he sings. So if you were to sing a couple of lines that will let us know how your heart feels right now, ano ito? So pwede mo itong gawin, Karina, ha? So mauna ka rin. Oh, Gelo, hindi ko ang singer dito. Ayan. Ano ba? May nanggugulo talaga sa chat box natin. Ayan, go Gelo. Okay. Go ahead, Gelo. Nararamdaman ng puso ko ngayon. Siguro, ang hirap kasi mag-isip kung anong nararamdaman ng puso ko ngayon. Siguro, ano na lang. Kung merong nagpapatibok ng puso ko ngayon, kung meron. Ito siguro aantayin ko. Itanong mo sa akin, sino aking mahal? Tanong mo sa akin, sagot ka di magtatagal. Ikaw lang ang aking mahal. Ayun. Yes! Maraming salamat, Gelo. Karina, hindi pwedeng bitawan kita nang wala kang kinakanta. alam nyo, well, wait lang, wala akong naisip. Very on the spot pala ito. Pero siguro, wala akong maisip, pero can I just share a little bit of more facts when we go. Were talking along go. Behind the scenes? Kasi actually, first time ko to maka-work with Gelo and ma-meet siya na parang outside ng ano ng ABS, ng studio. So we didn't know each other talaga. So I was super scared na maging awkward na hindi namin ma-play off ng maganda yung mga material na ibibigay sa amin. But in fairness, nag-click kami. We really had a good time and I think naging leeway pa to sa aming friendship dahil nakapag-usap kami after the taping and we really enjoyed each other's company.
company. So I'm really looking forward to working with Gelo even more. O, diba? Nakalusot ako dun. Thank you so much po. Tapos nag-off. Ayun lang. May mga cheerleaders ka actually sa chat room. Anthony Jennings and Sky Quizon are telling us na magaling ka daw kumanta. At sabi naman ni Direk Kevin ay TikTok dance. Dibale, darating din ang pagkakataon na maririnig rin ng lahat ang ginunto ang boses ni Karina. Thank you so much, Karina and Gelo. And by the way, you look so cute together even though you're not in the same screen. Magkatabi lang kayo sa screen ko ngayon. You look good together. So we're looking forward to the kilig that you will be bringing us sa pamamagitan ng One Tweet Away. Thank you so much! Thank you so much. Thank you, everyone. Please don't forget to watch Love Bites. This is produced by ABS-CBN Entertainment and RCD Narratives. Special shout out sa lahat ng mga producers, sa lahat ng mga writers, sa ating kapatid na si Jerry Gracio na talagang kumatha ng mga magagandang pag-ibig na real life na siguradong mabibigyan tayo ng inspirasyon at pag-asa pagdating sa pag-ibig. And these episodes are directed by two of the finest Kapamilya directors. One who just started his career as a director, Direk Kevin Alhambra, and the institution himself, Direk Dado Lumibao. Walong linggo po natin yang mapapanood every Friday. From September 16 sa September 23 naman po, it's One Tweet Away starring Karina Bautista and Gelo Marquez. September 30, it's the first and last love featuring Kaiza Villalino and Concon Felix. That's a girl's love story. Sa October 7 naman, manalig tayo sa pagtatagpo ng ating mga between kasama si Miss Astrologer Andy Abaya at ang kanyang katagpo na si Kobe Brown. October 14 naman, it's Trans Love and raising the trans flag with pride is Angela Trajano together with Christoph Garcia. October 21, another LGBT love story, a boys love anthology episode naman featuring Sky Quizon, Nico Antonio and Genesis Redido. October 28, Usapang Totga naman with Shania Gomez and JC Alcantara. At November 4, bilang panghuling episode pero pasabog na pasabog para sa lahat ng mga naniniwala sa pag-ibig no matter what age you are in. Dimples Romana, Miko Raval, Angelica Lau, and Lance Carr in Letters for Leia. Again, 8 beautiful, based on real life, love stories na magsasabi sa ating Love Truly Bites. And this is an offering to the 41 million subscribers ng ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Mga kapamilya, maraming maraming salamat po dahil kayo ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Dahil sa huli, ang pag-ibig ng ABS-CBN, ang pag-ibig ng RCD Narratives ay mananatiling kakagat at mag-iiwan ng marka para sa ating lahat, para magsabing love always heals, love always moves, love always wins, and love bites. Ako po si Ms. Mela Habijan and I had the pleasure of being with you. To our Kapamilya Press, maraming maraming salamat po sa ating lahat.